Michelle, this is Jai. Welcome back to our Twin Life! Yes naman, and for today's vlog, gagawin namin ni George ang pinaka-uso at pinaka-trending. Ito ay ang Jojowain o Totropahin! Oh my gosh, super sorry talaga guys kasi ngayon na namin nagawa. Ang dami-dami nang nag-request sa amin nito, pero wala kaming time ni George! Intindihin nyo na lang, adulting is life! Yes, pero naman ngayon, buti na lang magkatabi na kami. At nagka-time! Yes, at gagawin na talaga namin. Yes! So, simple lang yung mechanics ng game? Bubuno ta answer! Ganun lang kasimple ang buhay. Huwag na natin i-complicated. Oo, kasi nga alam kong alam yun na yan. So, start na tayo. Okay, sis. Bato ba topic? Sino ang panalo? Yun ang hindi muna bubunot. Okay. Yung talo, bubunot. Bakit nakakatakot? Baka pag bumunot? Hindi. Ano, 3 and go. Bato ba topic? Bato ba topic? Ah! Bubunot ka. Go. Go! Go na! Ooh! Kit Thompson. Yes, actually, kapibibi namin siya. Kit kasi, friends kami ni Kit. Parang naging kami. Close din kami talaga si Bibi sa noong mga panahon kabataan ko pa. Charot mga kalamot. Pero si Kit kasi, for me, totropahin si Kit. Kasi nga, parang family kami dun sa Bibi. Parang younger brother ko lang siya. Ganun. Pero mabait si Kit at ang gwapo ha. Ang gwapo-gwapo ni Kit at ngayon. At super proud kami sa kanya ngayon kasi parang leading man talaga yung aura ni Kit ngayon. At saka, grabe Kit. See you soon. Take care. Palato. Thank you. Ikaw na next. Oh my God! Oh, crush na crush na yun, Josh. Robby Domingo! Oh my gosh, Kuya Robby, I love you! Yes! Jojowai, gusto ko yung Robby, no? Kasi actually, yung first, before pa ever since na PBB, before pa kami ng PBB, crush na crush talaga namin si Kuya Robby. So, nung nakita ko siya at nag-host pa sa PBB, hindi namin kinuha yung cash prize namin, yung check-in, panabayaan namin, hinag siya namin. Yes, super crush. So, naalala ko nung high school, parang nag-mall show sila sa probinsya, sa Bacolod. Eh, yung mga tao kasi doon, Manol. Ah, Manol, yung parang na-overwhelm sila kapag may artista, gano'n sa probinsya namin. So, ang ginawa ko kasi, nandiyan siya, nagpa-perform siya, sa Robin, parang sa Robinsons pa yun. Nag-ano ako, parang nag-step ako sa trash can lang para mahawakan ko siya. Yes, yun yung struggle ko, fan girl. Ako, di ba yung jujuwain ko siya? Sorry lang. Bakit ano ka? Jujuwain ko si Kuya Robby talaga kasi matalino, mabait, family-oriented, tapos grabe pa siya ka-goal-oriented. At ang lambing niya. At saka sa lahat ng, sa lalaki, ideal talaga si Kuya Robby. Jujuwain ko yun! Yes, Kuya Robby, alam kong alam mo na yan, pero wala kaming chance kasi may jowa ka na. And we are happy for you. Support and, lang kami. Yes, and respeto kayo namin. Yes, yay! Love you, Kuya Robby! So, okay, ayan. Sino yan? Wow! Tom Holland. Tama ba yung pag-pronounce ko? Holland. Ayan. Charot. Holland. Si Spider-Man to! Kaya niyo. Hindi niya kasi alam yung real name. Alam ko Spider-Man, alam ko. Pero yung hindi niya yung alam yung mga real name. Kasi medyo si Sarah hindi updated sa world. Grabe kasi yun. Spider-Man, ang cute-cute niya. Ano? Bagay sila ni Zendaya, pwede naman ako maging third wheel sa kanila. Nadyuhain ko siya para kahit ako sinabay ako. Para jumper ka? Parang bilis, parang walang traffic sa amin. Kung jojowa ko siya, walang traffic. Oh, perfect. Spider-Man siya. Safe answer? Chasera. Hindi safe yun. Ano lang ako? Practical. Practical. Okay, next. Oh, next. Oh my! John Lloyd Cruz! Actually, oh. Si Kuya Lloydie, hindi mo pa siya nakasama? Hindi pa kami nakasama sa work, pero si Josh nakasama niya na. Ang bait naman ni Kuya Lloydie, pero parang kuya ko na siya, tuturpahin. Kasi idol ko siya sa the way mag-acting siya. But then, tuturpahin ko lang talaga si Kuya Lloydie pala. Ako, pero wapo ni Kuya Lloydie at ang ganda ng eyes. Yes, ako talaga, personal. Actually, okay lang yan, personally ano? Personally, kasi talaga nakasama ko si Kuya Lloydie. And for me, na-treat niya talaga ako as younger sister. Like, ang bait niya talaga sa akin. Kasi nung, nabangga ako dati nung suit. Pinabaro kami ni Kuya Lloyd. Oo, pinabaro niya ako ng kutsa. So, ang bait niya talaga. Like, parang, hindi man kami ganoon ka-open or, pero nagkakwentuhan kami sa set. Pero, to offer you na parang ilang months ko nahiram yung kutsa niya. Sobrang bait niya talaga. As in, yung mga example, yung na-issue siya before, parang dinefend ko talaga siya na parang, he's a good person. Wow. As in, sobrang lahat ng mga staff. As in, maalaga siya sa staff. Sobrang caring niya. As in, so, go Kuya Lloydie, I miss you so much. Okay, yes. Next, ikaw na. Ako na pala yung next. Parang ako yung answer. Ikaw yung nag-answer. Nag-juwain. Oh my gosh, nagkakapalit kami ni Jai ng mga nakatrabaho. JM De Guzman. Oh my gosh, my gosh, JM De Guzman. Ang gwapo ni JM. Ako muna sasagot, diba? Ako muna. Okay. Bye, JM De Guzman, for me, si Kuya JM, ang gwapo-gwapo niya. Ang bango-bango.
kasi nagpa-picture ako sa kanya nung visit set ako kanya, bango-bango niya, parang ang cute ng smile niya. Pero for me, kukuyahin. O tutrapahin na lang kasi parang ako kasi yung mga pa bad boy kasi si Kuya JM natira yung kanyang aura. So for me, ng words tutrapahin kasi yung mga hindi naman pa bad boy look, yung aura lang, hindi naman siya bad boy literal, pero yung aura look ba? Yung parang laki-laki. Tutrapahin. Parang ganoon for me, tutrapahin kasi feeling ko i-defend niya ako kung may mga alam mo, may mga bad person. Ang bait ni Kuya JM at saka super sweet din siya, like Kuya Lloydie, feeling ko. At saka, ay, hindi ko feeling ko mas sweet si Kuya JM. At saka saya-saya ni Kuya JM kasama. Kasi parang ilang months din kami nag-work sa araw-gabi. Kasi Kuya Lloydie, medyo ano yan, may fun private na tao. Fun si Kuya Lloydie. Si JM, I mean. Hindi ko na siya kinukuya kasi sa set namin, parang medyo mature roles. So, dapat walang kuya-kuya. So, tutarpahin? Tutarpahin pa rin ako. Hindi, ikaw na lang yun eh. So, okay, pala. Ako na, no. Oh, sorry. Next, I see... Oh my, Kuya Slater Young! Tutrapahin ko si Kuya Slater Young. Super kuya-kuya namin ni George. Kasi sa Uber Time, nagkasama kami. Super, whole hosting namon. Grabe. Namin. Super baby girls niya kami at super happy ako sa kanila ni Ate Crazy Oy. Dati, nung single pa siya, ay, kailan kaya ako magkajawa? Tapos na-shock na lang ngayon, kami. Ngayon, couple goals. Grabe, si Kuya Slater. Ang bait-bait talaga ni Kuya Slater. Sabi niya sa amin, dati ni Jen, gusto niya kami i-adopt as sisters kasi parang minion daw kami. Pero in a nice way naman niya minion, di ba Kuya Slater? Parang keychain daw kami. But overall, I'm happy sa kay Kuya Slater. Oh, panatabaan niya kami yung pubertay. Pangano talaga siya, husband material, pero sa akin, tutrapahin lang. Kasi kuya lang talaga yung tingin namin sa kanya. Okay, next. Another ka-PBB, Ives Flores! Ives! Sa si Ives, kapatid ko lang yan, tutrapahin. Pero si Ives, siya talaga yung naging close namin sa housemates. At saka nagka-work na din kami ilang times. And yes. I'm so proud of him kasi parang... Nag-grow siya at nagumaling siya as an actor. Chick boy yung dati, ngayon ewan ko, mabait naman. Kaya si Ives eh. Parang ganyan yung loko, yung kilikili namin. Oo, oh, ang puti naman ang kilikili namin. Loko, palagi niya kaming parang tinutukso. Pero sobrang close kami talaga ni Ives. Kahit sa PBB, kasi na parang kahit hindi na kayo mag-usap or what, meron pa rin kayong bond na tinatawag na kahit isang example post ka lang picture, magparang may alam niyo yung banatan niyo, banters. Banters, yes. So si Ives talaga yun yung isa sa naging comfy naming friend sa PBB. Oh, puro tutrapahin, no? Kasi minsan lang kami, kritika ni Judge Eha. Charot, konti lang yung juwain. Okay, next, I see. Eto na si Wilbert Rose. Actually, hashtag to, diba? Na-meet ko niya si Wilbert sa party, sa event, showtime. Sa showtime. I can say naman, nababait siya, pogi si Wilbert, pero tutupahin. Kasi, parang baby pa parang siya. Parang baby for me, baby boy for me. Char. Parang brother-brother lang. Parang brother lang. Gusto ko siya rin mature. Solo, only kami na ako. Etcho. Okay, huwag mo na ako. Para alaman kung mga ano. Bakit? Ano pa yung reason? Okay, tutupahin. Kasi baby bro, parang tingin ko sa'yo, baby brother. Baby. Parang nasa bagay. Matanda na din ako eh. Okay. Next ay Zian Lim. Yay, naka-work natin si Kuya, Kuya Zian. Jujuwain. Kasi, yung hindi naman, example, si Kuya Zian, pogi and all, everything nandyan sa kanya, parang, kasi jujuwain yung traits niya ba na nakikita ko, especially kapag magkasama sila ni Ate Kimi. Nagusog ako. Wait lang. Pero kasi, nakita ko siya kung paano siya mag-alaga kay Ate Kimi, kung paano kasi, like si Kuya Zian, kasi parang sabi nga ni Ate Kimi, parang introvert siya na parang mahiyain. Hindi siya yung taong, parang siya yung mag-approach siya. Kasi parang low-key siya na parang hiposon, yung parang, tahimik. Sorry, nag-iilonggo ako. Pero tahimik siya. So parang mysterious guy. Parang kasi meron akong, bait. Oh, ang bait. Parang ganyan kasi yung parang type parang ko. Parang typical type na mysterious na parang medyo ano. So parang jujuwain yung traits niya at saka yung pa-aura. Sabi siya mag-alaga kay Ate Kim. Mm-hmm. Ang sweet nila ni Ate Kim na knowing parang yung ugali kasi nakita ko kasi parang pagka-ugali kami ni Ate Kim na parang loud, extrovert, tapos you know, tapos yung jujuwa mo pagkaiba, di ba? Parang yung opposite sa'yo, pero parang jive kayo. Parang yun nakita ko. Cute. So jujuwain. Oh! Baby, din nakasama namin si Alec Dong. Ako pa talaga ako. Timing ha, hindi ko nakita yan. Si Alec, grabe. Mabait si Alec. I'm so proud of Alec. Doctor na siya ngayon. Jujuwain. Kasi dati, honestly, si Alec, pang ano talaga, boyfriend material. And I'm so happy for him naman. May tanong sila, nag-date kayo dati o hindi? Nakatry kami date ni Alec, parang nag-jan ka nga, diba? Ako yung kasama baby. Ka nga, diba? Baby pa kasi ako noon, mga 16 lang ako, tapos siya parang 17 or 18.
Parang ganun yung age niya. So parang baby pa kayo masyado nun. Pero super good friends kami ni Alex. At ang respeto ni Alex, super magpaalam talaga family. Yan sa family. Like yung parents ko talaga nag-ask permission siya nung gumala kami dati. Nagkain lang naman kami, kasama pa ako. Si mami, Valentine's kasi, ba yun? Oh, Valentine's yun, di pa paawa. Si mami, kasama pa ako. Pero parang, syempre, parang nag-iba. Iba din kami kasi ni Alex ng parang ewan ko way. So parang, pero pang jowa si Alex. Jojowain. So kung may chance kung ano. Ano naman? Pag-chance makita kayo, mag-high ka. Ganun lang yung sabihin ko. Oo, edi mag-high ako. Napaka-overthinker mo. Ay, munot ka na nga. Kainis kayo. Okay. Gigil na ako si Ute, ah. Oh, Kuya Ken, Enrique Hill. Oh my gosh, Kuya Ken. Oo, ang dami na. Ang dami namin. Kuya Ken? Oo, at saka naka-movie kami, at saka teserye, Forevermore, at saka Everyday I Love You sa Bacolod. Mm-hmm. So, for me, tatropahin. Kasi parang tropa na kasi kalagaan. Once na parang ka-work mo lagi, parang hindi mo siya nakita yung ijawain, pero pang jowa, parang boyfriend. Oh, pang boyfriend material si Kuya Ken. Kasi sweet nila talaga ni Liza, ni Hope. Pero for us, kasi ako, kasi kapag nakatrabaho ko na, for me, parang mas more on tropa-tropa. Mm-hmm. Yarn. Sabagay. Okay, next. Wow, Jessie Vasquez! Hoy, naging crush mo yan! Super crush ko to. Ang ganda ng voices niya. Nagpapansin talaga sa TikTok natin. Nagpapansin. Ako kaya nag-fangirl ako sa Instagram, no? Alam lang. Hi, Justin. I'm so happy for him. Ang ganda ng jowa ni Justin, ha? Pero, pang boyfriend material. Kasi, for me, nakaka-plus points yung jajawain ko to. Singer. Ang ganda ng boses. Pag maganda, kumanta. Kung mag-away lang kayo kantahan ka, sino ba naman? Oo, kikiligin ka. Parang ganun. Parang sabi mo, ah, shit, okay na ako, baby. Parang ganun. Ay, sorry. Oh. Ah, okay na ako, baby. Parang ganun. So, parang, ang ganda ng boses. Parang feeling ko, pang jowa naman talaga si Justin Vasquez. Pero crush na crush ko yun. Ako. Yung mga pandemic days. Ako parang, tropa. Para anytime lang. Kung tropa, ako hindi ka maya. Ako naman yung tinatanong, eh. Ano, ako opinion lang ba? Ako tropa. Kasi parang, anytime lang, kumanta ka nga, friend. Okay lang mag-request. Pero kung jowa, nahiya ka. Ay, kumanta ka, baby. Parang nakakahiya. So, for me, tropa. Yes! Oh, me next! Me next! Excited! Zac Efron, Jojo Wain! Cash na cash ko to dati pa lang. Oh my gosh, High School Musical days. Oo. Oh. At saka yung movies niya. Zendaya. Hindi, siya pa yung nagpa-botox si Zac Efron. Kaya forever baguette siya. Hindi ko na alam. Bet ko yung si Zac Efron. No, crush ako. Jojo Wain ko siya. Kasi parang, crush ko talaga siya dati. Yung crush ko, pang jowa. Kasi yung jowa ko ngayon, crush ko lang dati, jowa ko na ngayon. Wow! Salakon! Okay! Nagigigil ako kay Georgia. Hi, babe! Si Paolo Angeles! Oh my gosh! Makasama mo? Si Paolo, sobrang tropa ko lang talaga. Nagkasama kami sa dalawang araw-gabi at saka sa Taiwan at Your Love. And I can say, si Paolo, tutropahin ko lang. Kasi pag nakatrabaho mo, tutropahin mo na lang talaga. Pero, mabait si Paolo ha. Like, super lambing, super funny, at saka super joker. At saka ano din siya ha, parang magaan katrabaho, diba? Magaan siya katrabaho. Tropa kami eh. Grabe yung food trip namin sa Taiwan. Magaan siya ka-work. Si okay, katropahin. Ikaw. Daniel Padilla. Oh, jojowain. Kasi the way he treats Catherine Bernardo, grabe. Nakakalalaki. Sobrang lalaki-lalaki. Gentleman. Kahit madaan lang kami sa IBS, basta babae yan, i-open niya yung door. Hello, ma'am. Ganyan siya. Sobrang lalaki-lalaki. Sobrang marespeto. Yung ugali niya talaga ang ganda. Alam mo yung nakita kay Daniel Padilla? Parang si Edward Cullen. Parang ganun yung ano niya. Yeah, parang sila, diba? Parang vampire. Sure. Wow. Kasi parang si Daniel, na gentleman talaga. Bait. Bait na bata talaga. Mm-hmm. Pero I think mas older tayo sa kanila. Mas older tayo? Hindi. Arca-age lang. Parang jojowa si Daniel. Pang-jowa. Oo, grabe siya mag-trip. DJ, grabe. Guwapo. Appeal. Appeal. Grabe yung appeal ng DJ. Okay. Next ako na. Konti na lang. Okay, si Agbayani. Tutrabahin ko kasi parang tito kasi tito na si Agbayani. And he's so funny, 'di ba? Kasi hindi ka ako nakasama ko sa Funny Ka Pareko. Sobrang funny lang at saka yung anak niya, grabe, kulit-kulit. Ang cute-cute as in Ate George, as in mag-aano yan sa mga Facebook yan yung anak niya. Hello Ate, as in grabe, teki. 'Di ba, so, baby girl? Siyempre, tutrabahin ko si Kuya Agbayani. Titutuhin. Kasi tito ko, tito Agbayani. Okay, ikaw na. Song Joong Ki, jojowain kita, Descendants of the Sun. Oh my gosh, yun, isa sa
pa-Korea na pinag-adikan ko ang Descendants. Naumiyak ako talaga ever since. Grabe yung iyak ko sa Descendants. At saka akala ko kasi namatay sa ulo, hindi pa nabuhay. So, ang pogi-pogi niya, parang mamoy baby, amang powder. At saka maganda sa Korean, parang matanda na sila, pero parang 20 lang. Oo, kasi after ng Descendants of the Sun, parang kasi kumaadik kami dyan sa isang K-drama, sinesearch namin yung past, yung present life nila. So, naging sila pala talaga yung Descendants of the Sun. Tapos, ilang taon na siya, ganun pa rin yung itsura niya. Parang gihigil na Korean glow. Glow up nila. Oh my gosh, ako. Pero jujuwain kita. Oo nga, ako din jujuwain. Okay. Next. BTS! I think, sa sobrang yaman nila, jujuwain. Charot lang. Dahil parang hindi ako board, babe. Concert nga, manood ako. Charot lang. Parang ganun sila. Ang dami-dami talagang ARMY. Grabe. As in yung parang, grabe yung fans nila, yung BTS. May mga, bro, may mga ano na nga, di ba? Kasi na parang may campaign kami dati na parang about BTS lang. Teka, gawin ko lahat. Akin lang yung BTS mo na poster. At saka, in fairness sa kanila, super talented naman talaga. Mm-hmm. At ang gagaling at ang pupogi. At saka, ang ganda ng music, ano nila, parang iswak talaga din sa lapang lahat. Pas, ang cute nila. Ganyan talaga yung mga Korean skin, walang pores. Oo nga, oh Pani. My gosh. Mo na Just baka makapirate ba? Wal kumanta. Yeah, okay ako na ba? Okay. Go na. Joshua Garcia. Nako, bebe boy. Alam yung tutupahin lang kita. Kasi nakasama ko na siya sa The Good Son. And yung ugali ni Joshua for me. Baby pa. Pang ako, oo, parang tropa lang. Hindi ko siya nakikitang jujuwain ko siya. Na personality ko at saka sa kanya. Jujuwain lang. Ate George, pa yung tawag yun sa akin. Sabi ko, be, kapag ganyan, huwag mo na akong iate sa set. Okay. Parang wag mo nang i-ano yung age ko. Madyawain lang. I mean, tatrapahin. Ako the last. Wow, si Marco gumabaw. I think si Marco pang jowa. Jowain. Kasi ang bait, si Ate Michelle gumabaw. Ang bait nila magkapatid eh. At saka si Marco parang gentleman at masaya siya kasama. Para kasi one time, yung encounter namin with him, is stranded kami sa Mindoro. Ilang days kami kasi na doon. Kasi si Marco, ano, kasama. Parang friend. Vibe siya. Parang enjoy siya kasama, hindi yung stress. At saka kung may jowa siya, maalaga siya. Oh, si Marco. Mabait na ano tao, si Marco. So, yun, bro ha, yes, 20 ko. Charot. Kasi yun yung ubusan namin. Yung mga lalaki. Charot. Lalaki. Charot. Mga lalaki. Sa glass na ito. Char glass ba ito? Sa pahibagang bola, crystal. So I hope na nag-enjoy kayo sa aming jajawain o tutrapahin na vlog. Again guys, sorry ngayon lang talaga namin nagawa. Yes, kung may gusto pa kayong suggestions na gagawin namin ni George, huwag lang yung kakain ng tukoy na gawin namin, okay? Yes, please don't forget to like and subscribe. See you again. Bye!